Hanggang sa mga panahong ito, ginagamit pa rin ng mga membro ng MCJI ang mga video ni Mr. Soriano upang patuloy maipagtanggol ang kailang natutunang aral mula sa kailang founder. Kaya sasagutin natin ngayon sa video na ito ang pagtutol ni Mr. Soriano sa tiyak na kaligtasang na kay Kristo. Awala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo sabi sa Colossus, ha? Colossus 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na ito, mga taga-Colossus. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colossus, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Eh, mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colossus din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colossus, maaaring manakaw. Ang pagkaunawa ni Mr. Soriano sa Colossians 1:13 ay hindi ayon sa prinsipyo ng may akda at konteksto ng Biblia. Basahin natin ulit. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang talatang ito ay nagbibigay tiyak na kaligtasan sa mga nagsisampalatayang tunay kay Kristo. Isipin mo, buhay pa ang sumulat ng Colossians 1:13, pero tiyak na tiyak niya ang langit. Anong sabi niya? Sila ay naligtas mula sa kadiliman at nailipat sa kaharian ni Kristo. Hindi ito sasabihin ni Apostol Pablo kung alam niyang maiwawala ang kaligtasang tinanggap niya mula kay Kristo. Hindi tinignan ni Mr. Soriano ang context at hindi bumase sa hermeneutics na pag-aaral. Kaya ho, madalas pinagkontra-kontra niya ang mga talata at madalas pinagdugtong-dugtong niya ang mga talata na hindi naman dapat ipagdugtong dahil magkaiba ang konteksto. Panoorin natin ang karugtong ng kanyang sinabi. Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colossus din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colossus, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababa at sumamba ka sa anghel, yun yung ginagawa sa Katoliko. Huwag kayo magagalit, mga Katoliko. Hindi ko lang kasi matiis eh. Ang mga Katoliko, sinasabihan nila, ang mga miyembro sumasamba sa anghel, kay Miguel Arcangel, kay Gabriel, kay Anghel Gabriel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Sa Colossians 1:13 ay patungkol sa katiyakan ng kaligtasan sa mga nagsisampalataya kay Kristo. Dito naman sa Colossians 2:18, ang context ay patungkol sa gantimpalang matatanggap ng mga ligtas base sa kung paano sila namuhay at naglingkod sa Panginoon dito sa lupa. Magkaiba po ng konteksto ang Colossians 1:13 at Colossians 2:18, kaya hindi pwedeng pagdugtungin gaya sa ginawa ni Mr. Soriano dahil ang kaligtasan ay hindi gantimpala or hindi reward kundi regalo ng Diyos ayon sa Romans 5 verse 15 to 18, Romans 6 verse 23 at Ephesians 2:8. Ang regalong kaligtasan ng Diyos ay matatanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ayon sa John 3:16, John 5:24, Acts 16:31, Romans 10:9, 1 John chapter 5 verse 13 at marami pang iba. Ang kaligtasang bigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay hindi po mawawala sa totoong nagsisampalataya. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mawawala lamang po ay reward or gantimpala, hindi ang buhay na walang hanggan o hindi ang kaligtasan. Kasi nga po may gantimpala ang Diyos sa ating mga anak niya kung paano tayo maglingkod at mamuhay dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Kaya ayon sa Ephesians 2:18, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpakababa at pagsamba sa mga anghel. Hindi sinabi dito na mawawala ng kaligtasan, kundi ang sinabi dito mawawala ng gantimpala. Dahil kapag ang mananampalatayang ligtas ay lumakad taliwa sa kalooban ng Diyos, mababawasan or mawawalan siya ng reward sa langit. Kaya ho, bilang mananampalatayang tunay kay Kristo, tayo po ay mamuhay sa kalooban ng Diyos upang magkaroon tayo ng reward sa langit. Dahil ang gantimpala pala ng ating paglilingkod ngayon sa Panginoon ay matatanggap natin sa langit. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13 to 15, makikilala ang uri ng gawa ng bawat tao sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat tao. Kung ang
itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung ang gawa ng tao naman ay masusunog, mawawalan siya ng gantimpala. Datapwat siya mismo ay maliligtas, gayunman gaya sa pamamagitan ng apoy. Ikaw, gusto mo bang makatanggap ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Magkaroon ka ng pagbabagong kaisipan dahil hindi gawa mo ang makapagliligtas sa iyo. At tanggapin mo si Kristo ng buong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kung tinanggap na si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ay namatay sa laman, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, sabi ng Biblia, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak sa impyerno sa araw ng paghuhukom. Ngayon ikaw, bilang mananampalatayang ligtas, gusto mo ba ng reward sa langit? Kung oo, maglingkod ka sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban bilang kanyang anak at ikaw ay makakatanggap ng gantimpala sa langit. Patunayan mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang katuwiran at kalooban. Dahil ang ating pananampalataya ay aariing ganap sa mata ng tao sa pamamagitan ng mga pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay ito sa kanyang sarili. At ang buhay na pananampalataya ay magbubunga ng mabubuting gawa. James 2:18. Oo, ang isang tao ay maaaring sabihin, ikaw ay may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sa makatuwid, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya o ang totoong pananampalataya o ang buhay na pananampalataya ay gumagawa sa katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mabubuting gawa. Dahil ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagtuturo sa atin na lumayo sa kasalanan. Titus 2 verse 11 and 12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng mga tao. Nagtuturo sa atin upang tanggihan ang hindi pagkamakadiyos at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may kahinahunan, may katuwiran at makadiyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. Malino, mga kapatid, na tayong mga nagsisampalataya ay tinuruan ng Biblia na lumayo sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran ng Diyos dahil ang pagsunod sa katuwiran ng Diyos ay may gantimpala sa langit. Ngunit ang kaligtasan ay mananatiling regalo at ito'y matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung sinasabi mong sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, dapat tiyak mo ang iyong kaligtasan dahil hindi sinungaling ang Diyos sa kanyang pangako na bibigyan ng buhay na walang hanggan ang mga nagsisampalataya at hindi mapapahamak sa impyerno.